Hello mga mare! Kamusta kayo dyan? Samahan niyo ako mag-refill, mag-restock at mag-reorganize ng mga snack ng mga bata. Oops! Teka mga mare, hindi ito yung kagaya ng mga napapanood ninyong aesthetic yung mga gamit nilang pang-refill. Simple lang ang sa atin, tsaka na lang tayo mag-aesthetic kapag kaya na ng budget. Kaya naman ipagpaumanhin ninyo kung hindi masyadong kaaya-aya itong mga kagamitan natin for today's video. Na-suggest nga pala ito ng pinsan ko from Australia. Shoutout sa'yo Ate Sai at thank you so much sa iyong mga suggestions and tips. Ang totoo niyan, gusto ko sanang lagyan na lang ng background music ito. Dahil hindi ko magawa ang ASMR, mga mare, imposible. Dahil puro mga boses ng mga bata ang maririnig niyo sa background. Sa ngayon, mga mare, wala kayong choice kung hindi pakinggan yung boses ko. At tanging kayabangan ko nga lang ang kaya kong maipagmalaki dahil hindi naman ako mayaman. Tapos na pala ang pagre-refill. Ayan pala ang itsura ng mga snack. Hindi naka-organize. Ang kalat tingnan, hindi ba? Inakyat ko nga sa kwarto dahil hindi ko alam kung saan ko i-video. Kumuha na nga lang ako ng mga empty lagayan at mga garapon kung saan pwede kong ilagay itong mga to. At inuna ko na nga muna itong mga drinks. Itong Yakult at saka yung strawberry drink. Naubos na nga yung Dutch meal at yan na nga lang ang natira. Tapos sinunod ko na itong Minute Maid na juice. Apple juice at saka strawberry lang yan. Hindi nga masyadong naiinom ng mga bata dahil hindi ko pala nailabas agad. So far kasi ang Ate Isha ay gusto naman niya itong orange juice ng Minute Maid. Ang apple juice ang hindi niya masyadong bet. Si Shin naman, hindi niya pa masyadong natikman yung dalawang yan. Kaya ang gusto niya talaga ay Dutch milk tsaka yung strawberry juice na yan. Tapos na sa drinks mga mare, doon naman tayo sa mga snacks. Ito nga palang snacks ay matagal ng stock dyan. Yung Sky Flakes lang talaga ang parating na re-refill at saka itong Fita. Dahil halos lahat kami ay gusto ng Sky Flakes. Ang lola naman dating maka-Sky Flakes yan. Pero ngayon, Fita na siya at saka Rebisco. Ito nga rin breadsticks mga mare, hindi masyadong nagagalaw. Ako nga lang yata ang kumakain. Bihira ko na lang kasi nakikita ang Ate Isha at Shina kumakain ng breadsticks. At napakabihira nga lang ma-organize itong mga snacks nila. Pero ang pangarap ko talagang pantry ay yung maayos at organize. Yung hindi lang snacks ang naka-organize. Mula sa mga delata, mga condiments at kung ano-ano pang stock ng pagkain, gusto ko lahat organize. Gusto ko sana yung tipong ayoko nang galawin yung pantry dahil ayokong masira yung pagkaka-organize. Char. Ang sarap lang kasi sa mata yung may sarili kang pantry tapos nakaayos lahat ng mga pagkain ninyo. Hindi ka mahihirapan hanapin yung pagkain na gusto mong hanapin at kainin. Hindi naman masamang mangarap, hindi ba? Ang importante nagsusumikap tayo at ginagawa natin ang makakaya natin para maabot natin yung mga pangarap natin. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. Iba-iba tayo ng sitwasyon at kalagayan sa buhay. Ang importante, matuto tayo magpasalamat at makontento kung anong meron tayo. At pag natutunan mong maging kontento, mas ma-appreciate mo yung mga bagay na dumarating sa'yo. Even yung mga smallest things, sobrang ma-appreciate mo sila. At mabibigla ka na lang sa mga blessings na ibibigay sa'yo ni Lord. Oops, teka, tama na ang drama. So ayan mga mare, going back. Pinili ko na nga lang pala yung empty lagayan na yan para sa mga snacks kasi wala na ako mahanap na lagayan. Yan na nga lang maliit yung nakita ko, pinagsiksikan ko na lang dyan. Tapos naalala ko, meron nga pala kami nitong lagayan na ito. Itong garapon na to, pinaglagyan dati ng chocolates. Hindi na naman nagagamit. Kaya ayan, dyan ko na lang nilagay yung mga liit-liit na candies. At habang nilalagay ko nga yan, bigla kong naalala yung Choco Mani at saka yung flat tops. Parang na-miss ko tuloy. At yun lamang pala mga mare, ito na pala yung itsura ng ating inorganize, ni-restock at ni-refill. Thank you so much sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!